ang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa Sine'skwela. Buksan natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa Sine'skwela. Kinabukasan ang ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa Sine'skwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist. Tayo na sa Sine'skwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ang ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa Sine'skwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-isip, tayo'y likas na scientist. Tayo na sa Sine'skwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ang ating bayan, siguradong makakamtan. Sa Sine'skwela, tuklasin natin ang siyensya. Ako, mabuti pa. Pumasok na kayo. Maghugas ng mukha, katawan, lahat. Tsaka yung kamay, ha? Maghugas ng mabuti. Hindi niyo ba alam pag naglalaro kayo sa mga maduduming lugar na ito, pwede kayong makasagap ng mga germs o mikrobyo na kalaban ng katawan? Talagang E. Hindi niyo nakikita. Hindi niyo sila mahuhuli. Pero nandyan lahat ng germs. At papasok yan sa loob ng inyong katawan. Sige. Yuck. Anong yuck? Yak nang yak! Mabuti pa ako, maghugas na kayo sa loob, ha? Sige na, maghugas na kayo. Sige na, kayo. Na, na, na. O, tapos magkita-kita tayo sa lab, ha? Ang germs o ang pathogenic microorganisms ay nakakapasok sa ating katawan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, yung mga germs na nagdudulot ng sipon, pneumonia at tuberculosis ay maari nating malanghap mula sa hangin kapag tayo ay humihinga. Yun namang sa mga venereal diseases, karaniwang nakukuha yan sa pamamagitan ng sexual contact. Ang germs na nagdadala ng disenterya, cholera at typhus o typhoid fever ay nakukuha mula sa marurumi o contaminated na pagkain at tubig o yung mga maruruming kagamitan sa pagkain. Pati ang mga insects tulad ng langaw o lamok o kuto ay maaaring maging tagapagdala ng germs na makakapasok sa loob ng ating katawan. Maraming mga sakit ang makukuha mula sa maruming kapaligiran at maruming katawan. Kaya huwag kalimutan, ugaliin natin ang kalinisan! Alam niyo ba na iba-ibang klase yung mikrobyo ang nakakalaban ng ating katawan at nagiging sanhi ng mga sakit?
Ang mga ito ay maaring plants o maaring animals na maliit na maliit. Makikita lamang sa pamamagitan ng microscope. O ano, kilalanin natin isa-isa ang mga microscopic organisms na ito, ha? Sige. Ang fungi. Ito ay yung mga halaman na tulad ng mushroom, molds o yeasts na maaring makapagdulot ng karamdaman katulad ng huni, an-an at iba pa. Ang bacteria. Ito ay yung mga one-celled organisms na may iba't ibang katangian. Merong baliwala lamang at hindi naman nakakapinsala sa katawan. Meron pa nga dyang nakabubuti pa sa ating katawan. At syempre, may mga bakterya na nagdadala ng sakit, nakakalason o maaring makamatay pa. Ang mga virus naman ay yung grupo ng particles na masyadong maliliit at ni hindi makikita kung sa ordinaryong microscope lang. Kadalasan ay tutulog-tulog lang ang mga ito hanggang magkaroon sila ng contact sa ilang living cells. Ayan, magbubunga na sila ng impeksyon at sakit, tsaka nakakahawa pa. At narin na rin ang mga flukes o tapeworms o mga bulate na nagiging parasite naman sa ating tiyan. Yeah! Pero huwag kayong mag-alala dahil may likas na panglaban ang ating katawan sa mga kontrabidang yan. Ang tagapagtanggol natin ay ang ating immune system. Immune system? Eh, paano naman nalalabanan natin ng katawan natin yung mga mikrobyong ito? At yung mga sakit na dala nila. Oh, gusto niyo ba malaman yung sekreto? Siyempre! Kalinisan at kalusugan. Yun lang. Ang dali. Kasi yan ang importante para maiwasan natin ang mga sakit at impeksyon na dala ng mga mikrobyong yan. Dahil kung malinis tayo at malusog, kaya nating labanan lahat ng germs na papasok sa loob natin. Kasi lumalakas ang resistensya natin. Diba? Kasi nga, may sariling depensa o immunity ang ating katawan. Ang papel ng ating immune system ay magpuksa ng mga germs. Aba! Germ busters! Germ busters talaga! May paraan ang ating katawan para tayo ay mapangalagaan. Ang mga germs at karamdaman kayang labanan ng germs busters. Katawan natin balot ng balat nang bibigay ng konteksyong sapat. Nilalabanan itong lahat, germs na nagkalat, germs busters. Ang balat, ang cilia at mucous membrane, ang lymphatic system ating tawagin, germs busters. Alam ba ninyo kung paano nilalabanan ng ating balat o skin ang mga mikrobyo? Sa pamamagitan ng makapal at patong-patong na layers na skin cells, pinapahirapan itong makapasok ang germs sa ating katawan. Meron din tayo mga pores o maliliit na butas sa ating skin na nagiging labasan ng ating pawis. Pwede ngang makapasok ang mga germs dito, pero hindi pa rin sila makakalusot. Dahil sa outward movement ng ating sweat glands o oil glands na nagtutulak papalabas sa mga mikrobyo. At isa pa, ang ating pawis mismo ay may pangpuksa ng bakterya, ang bactericides. Ang silya ng mukhang pilik mata, mikrobyo tumi ay sinasala. Kung sakaling mang malanghap mo na, ang bahala dyan ay ang silya. Tinatangay naman ang mucous membrane mo, ang mga germs na kumakapit dito. Sila'y sa bituka mapupuksa, ang galing talaga ng germs busters. Ang balat, ang cilia, mucous membrane, ang lymphatic system sa ating tawagin, germs busters! Sa ating paglanghap ng hangin, ang nagbibigay proteksyon laban sa germs ay ang cilia at ang mucous membrane. Ang cilia ay parang maliliit na buhok na sumasala at humuhuli sa mga mikrobyo at alikabok na pumapasok sa ating ilong. Ang mucous membrane naman ay naglalabas ng malapot na secretion, ang mucus, na nagtatrap o bumibitag sa mga germs. At ang mga ito ay inilalabas din kasama ng plema o sipon. O kaya naman, ito'y napupunta sa ating tiyan at doon naman ito pupuksain ng mga acid at enzymes sa ating digestive tract. Kapag mikrobyo'y
lungsod pa. Ano kaya ang kalaban nila? Ang lymphatic system, ang depensa. Sa dugo at lymph nodes makikita ang balat, ang cilia at mucous membrane. Ang lymphatic system sa ating tawagin, germs busters! Diba ang unang depensa ng ating katawan laban sa germs ay ang skin, cilia at mucus? Ang ating dugo ay may mga blood cells na tinatawag na phagocytes at lymphocytes. Yan ay parang mga sundalong tagapagtanggol ng ating katawan laban sa mikrobyo at impeksyon. Halimbawa, may nakapasok na germ sa ating balat at ito ay magdudulot ng impeksyon. Alam niyo ba ang gagawin ng ating white blood cells o lymphocytes? Susugod sila sa lugar ng impeksyon. Iko-control nila ito bago pa ito kumalat sa loob ng katawan. Ang mga phagocytes naman ay tinatawag na scavenger cells dahil sila ang namumulot ng basura o ng mga dumi sa loob ng katawan. Pinipigil at pinupuksa nila ang impeksyon sa pamamagitan ng paglinis ng dugo tulad ng sa spleen o sa liver. Doon naman sa bandang bronchi ng lungs o sa intestines, ganito ang gawain ng phagocytes. Para silang mga Pac-Man na kumakain ng bakterya o mikrobyo at pati na rin ang mga shattered cells. Kaya, mapipigilan na nilang magka-impeksyon pa ang mga ito. Yan ang iba't ibang paraan ng pagdidepensa ng blood at lymphatic system laban sa sakit. May paraan ang ating katawan para tayo'y mapangalagaan ang mga germs at karamdaman. Ang balat, ang cilia, mucous membrane, ang lymphatic system sa ating tawagin, germs busters! Yeah, 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 germs busters! Ang pagbabakuna ay isang paraan upang ang ating katawan ay magkaroon ng artificial immunity sa ilang sakit na hindi kayang labanan ng ating white blood cells. Noong 18th century, isang English doctor na nagngangalang Edward Jenner ang nakadiskubre ng epekto ng pagbabakuna. Napansin ni Jenner na ang mga naggagatas na mga baka ay madalas magkaroon ng cowpox infection, ngunit bihirang magkaroon ng smallpox. Kumuha siya ng likido sa katawan ng mga maggagatas at isinalin niya ito sa ibang tao at sila din ay naprotektahan laban sa smallpox. Noong una ay maraming nag-aalinlangan sa ginagawa ni Jenner. Ngunit ngayon ay marami ng available na vaccines na magsisilbing panlaban natin sa iba't ibang sakit. Buti na lang pala may immune system tayo, no? Mm-hmm. Walang sinabi yung mga gimmick natin na armor at saka yung shield. At saka ang galit pa nila makipaglaban. Meron pa nga mga defense outposts sa loob ng ating katawan eh. Alam niyo ba yon? Hindi po. Talaga? Parang checkpoint? Parang gano'n na rin. Ang ating mga lymph nodes ay parang defense outpost laban sa germ sa loob ng ating katawan. Merong mga defense outpost, sabi mo nga, checkpoint, na matatagpuan sa leeg, sa groin o singit, sa kilikili. Di niyo ba napapansin na minsan ay sumasakit dito at nagkakaroon ng kulani? Yan ay dahil sa namamagang lymph nodes o swollen glands, kung saan isang army ng lymphocytes ang nakikipaglaban sa bakterya o germs na nakakapasok sa loob ng katawan. Tingnan niyo kung paano makipaglaban ng ating antibodies. Ang antibodies ay kumakapit at nakikipag-wrestling sa kaaway nitong mga mikrobyo na kung tawagin naman ay antigens. Kung minsan naman, pinapaligiran nila ang mga antigens para mapansin ito ng mga phagocytes o scavenger cells at para makain ito. Ano nga ba ang AIDS? Ang ibig sabihin ng AIDS ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ang AIDS ay hindi namamana kung hindi nakukuha dahil sa isang virus. Ito ay isang uri ng sakit kung saan ang immune system ng isang tao ay nawawasak sa pamamagitan ng isang virus na ang tawag ay HIV. Kapag nangyari ito, ang katawan ay maaari nang magkaroon ng infections at cancer.
ang kapaligiran ay puno ng mga germs na di nakabubuti sa katawan ng tao. Ang mga virus, bakterya at mga parasites na ito ay sanhi ng maraming mga sakit. Ang proteksyon ng katawan laban sa mga ito ay ang ating immune system. Pinipigil din ito ang pagdami ng mga malignant cells upang huwag itong makapaminsala. Paano nasisira ng HIV virus ang ating immune system? May sasalin lamang sa isang tao ang virus na ito sa pamamagitan ng sexual secretions at dugo. Ang inaatake ng virus na ito ay ang pinakasentro ng ating immune system, ang T4 lymphocytes. Ang HIV virus ay dadami at papatay pa ng iba pang T4 lymphocytes. At kapag marami ng T4 cells ang napatay, dito nalilitaw ang mga unang symptoms ng AIDS. May mga pagkakataong wala tong epekto sa ating katawan, ngunit mananatili pa rin nakakahawa. E paano nga ba nai-immune ang ating katawan laban sa sakit? Kasi nga, may mga paraan ng ating katawan sa pagpuksa ng impeksyon. Sa unang pag-atake pa lang ng impeksyon, kinokontra na yan ang ating immune system. Hmm. Hindi lang yon, meron pa tong tinatawag na memory. Ibig sabihin, naaalala niya ang ginawa niyang panglaban at pangkontra dun sa mikrobyo na yon. Kaya, nagkakaroon tayo ng pangmatagalang immunity sa susunod pang pagsalakay ng mikrobyo na yon. Nai-immune rin yung katawan natin, di ba? Saka napansin niyo, yung pag nagkabulutong na tayo, hindi na bumabalik ulit. Tama yan. Kasi nagkakaroon tayo ng antibodies dahil sa ating immune system. Ang tawag doon ay active immunity. Ako po, meron po ako alam na ganyan. Kaya lang po masakit yung kapag nagpapa-injection ka sa bakuna. Oo, actually ano yun eh, vaccination o injection ng serum na may antibodies. Pero ang tawag dyan, passive immunity. At saka, hindi naman masyadong masakit yun eh, parang kagat lang ng langgam. Ako nga nung in-injectionan ako, hindi man lang ako umiyak. Iba talaga matatapang eh. Ikaw lang ba? Ako rin naman ah, nung in-injection ako sa school, hindi man lang ako umiyak, pati sa doktor. Oo, talaga. Injection na kayo natin itong dalawa.